Meron tayong transaction ngayong gabi, mga kaibigan. Alas 8:50, 8:50 ng gabi ngayon. So, meron ako bibiling gulong para kay Ato, yung medyo aggressive ng konti yung guhit. Punta natin. Diniliver na galing Manila. Let's go! Dito na tayo ulit. So, hindi ko na binidyoan yung nagde-deliver kasi mahihain. Tara, pakita ko sa inyo yung gulong na nakuha natin. Ayan. Ito na yung mga nabili kong gulong. Gabi na. Pero pinadeliver pa rin natin. Pahabol lang. Ayan, 9:15 na halos. Bagong-bago. Lagkit. Ayan, no? Pahinggan nyo. Lagkit ng goma. So, ang sukat nito ay 235-75-15. 80 tires. Ito yung all-terrain. Hindi siya ganong kaugong pagdating sa highway. Sarap. Itong gulong ko, bago rin naman to eh. Kaya lang wala daw oomph. Eh kung anong oomph? Yung pag napatingi ka, mapapaganong ka daw. Sabi ko, ano yun? Pa-oomph-oomph pa kayo. Narinig yata nila yung kay Vice Ganda. So, ipapakita ko sa inyo. Ang sukat kasi nung aking goma na ito, ito parang 100 kilometers lang yata tinakbo nito eh. Yung nakakabit sa akin kasi binili ko rin to kasabay nung mugs. Gumulong lang to simula paint shop papuntang bahay, tapos nag-express lang ako saglit, tapos yun balik dito. Yun lang ang ginulong yung goma na yan, kaya halos bago talaga yan. Ito naman ay talagang bago, nasa ng production date. Ayan o, 2021. Yung sa ano, masyado daw mabait yung guhit. Ay ko, mabigat. Ayan, ito, medyo agresibo ng konti yung mga tread niya. Para medyo ang itsura ay off-road. Eh sabi ko, mabait lang talaga itsura niya kasi parang light truck lang. Yung ginawa kong build dito kay Atoy, para lang siyang classic truck lang. Hindi kailangan gawing off-road yung itsura. Eh, so medyo nakansyawan konti ng mga tropa-tropa. Ayan, papaltan ko siya ng medyo agresibo yung guhit. Ito kasi parang light truck lang eh. Parang stock lang siya nung Hilux na luma. Kaya ako nagustuhan ito, sabi ko, oy, parang clean look lang ha, yun o. Para lang siyang ano, old school truck. So ngayon, palta ko ng malaki. Ito ay 215-70. Ito ay 235. Ayan, 235. So mas malapad siya rito, tapos mas matangkad. Ayan, pag tinabi mo siya, ganyan yung tsura niya. Matangkad siya ng mga 3 inches. Ganyan. Ayan, kita nyo. So, bibenta ko na siguro ng mura tong goma na to. Sayang din naman kasi mapapatambak lang yun dito. Sasaglit lang tumakbo. Ayan, ganyan magiging itsura niya, mga kaibigan. Medyo parang off-road ang dating. Pero hindi sobra. Kasi yung MT tires, yung mud tires, yun yung medyo talaga malalaki na yung tipak. Meron din ako noon nandun sa likod. Pero maingay yun kasi sa highway eh. Tsaka hindi naman tayo magpupunta sa putikan. So tama na to. Sinukot ko na to. Meron sa vulcanizing na isang pirasong ganito si kuya. Second hand. Yung Bridgestone na 235-75. Saktong-sakto. Wala siyang rubbing dito. Hindi siya sumasay dito. Pati dito. Wala siyang sayad. Kahit iliko. Tsaka ito, akala mo sa side yan. Hindi po. Kasi yung mugs, nakababa pa yung mugs eh. Yan. Pag kinabit mo na yung mags dyan sa goma, tatangkad din yung body niyan. Sasabay yan. Meron akong picture ng itsura nung nakakabit yung isang goma. Yan. Halos ganun ang magiging itsura nito. Pag nakakabit na, bukas ha, agana at sa vulcanizing. Marami pa tayong project dito kay Atoy. Makikita ninyo yung sa engine bay, may konti pa akong kakalikutin. Yung ilaw dito sa park light, medyo mahina na kasi papalitan natin na LED na puti. Eh, no? Labo na, di ba? 1995 pa yata yung bumbilya nito. So, papalitan ko ng super white na LED para kitang-kita yung mga numero, temperature gauge, fuel gauge. DIY natin yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano ayusin natin si Atoy unti-unti. O, yun lang mga kaibigan. Bukas, maaga ako sa vulcanizing. Share ko rin sa inyo pag naikabit na kung anong magiging itsura ni Atoy. Tatangkad yan, sigurado. Let's go!
Eto na. Maaga tayo sa vulcanizing. 6:20. Kailangan muna natin iusod tong accent ni Mrs. bago makalabas si Atoy. Dahil sarado din sa likuran, gawa ni Altera. Let's go! Okay, let's go na sa vulcanizing. Naalala ko dati nung bata ako, ang pinapabuksan ko, computer shop. Ngayon, vulcanizing na ang pinapabuksan natin. Heater muna. Okay. Let's go! Ayan, dito na tayo sa ating paboritong vulcanizing. Eh, si Kuya. Dito lang yan sa may Pasiano. Malapit sa Perpetual. Ba, may magandang mags dito. Kanino to, Kuya? Cute, ah. Hydro dip, oh. Ganda na ito. Mamaya, video natin pag naikabit na. Ayan na. Dapat 0-0 na yan. Ayan, naikot. Yung! Balansin na. Yes. Alright. Mas konti ang tingga nito kaysa dito. O, ayan ang itsura mga kaibigan. Okay, ito sa inyo. Pagkababa ng jack, no, Kuya? Ayan ang itsura. So, medyo beefy na ang dating. Macho-macho na ng konti. Kesa doon sa likod yung medyo payatan dati. Ayan. Mas macho na itong harapan. Pamputikan. Ayan. So mamaya pag ibinaba. Ayan, makikita nyo may clearance pa siya rito. Ayan. Malaki pa. 3 fingers pa rito. Tapos dito, 4 mahigit. So okay yan. Sinukat ko muna. Kaya kayo pagbibili ng gulong, kailangan kung maglalaki kayo, kailangan sukatin nyo muna kung meron yung vulcanizing. Pasukat nyo muna tapos iliko nyo na sagad. Tignan nyo kung sasayad dito or dito sa likuran. Mahalaga po yung test fit mga kaibigan bago kayo bumili kasi baka pagbili ninyo sayad pala. Sayang lang. Papasubo eh. Hindi nyo na maisusoli minsan. No? Depende kung mabait yung nagbebenta. Yan, medyo aggressive na ng konti. Yung mugs, kailangan natin paltan ng medyo malalim. Wala akong makita ng American Racing na nakalubog na 5 holes. Puro 6 holes nakikita ko. Parang steel chrome. Yung talaga pinakagusto ko eh, kaya lang. Wala pa akong makita. Ilang buwan na, bago pa lumabas si Atoy, naghahanap na ako sa Facebook nun. Puro nakikita ko kulay black lang. Yung black track. Eh, medyo hindi ko trip yung black eh. So, sana yung ganito polished. Para makinang match ka dito sa madaling linisin. Ayos, ito na. Tatanggalin na yung jack. Nahigpita na to, Kuya? Nababa lang, pero nakahigpita lang siya. Okay. Papalitan natin mamaya. Yan na, wala nang jack yan. Ah, wala na. O, ayan, mga kaibigan, walang jack. BP na si Atoy. Ang laki, oh. Tumangkad ng mga 3 inches, eh. 2 to 3 inches ang itinangkad niya. Ayos! Hanap na lang tayo ng rim na medyo maganda-ganda. Pero for now, okay na muna to. Ang tab niya ato yun. Yun oh. Sakto lang din yung talsik ng putik. Hindi siya masyadong lawit. Tinignan mo rito. Medyo flash pa naman. Konting lawit lang. Siyempre, para medyo meaty ang datingan. Sa hindi mabibingkong ang mags natin kasi may protection. Malayo siya sa gutter.
Yeah, before and after, mga kaibigan. Diba? Laki ng inilaki. Ayos. Kung mag-lift tayo, malalaman. Kasi kailangan pa natin magpalit ng suspension. Kung body lift naman, ewan ko. Kasi medyo maiiwan yung makina nun eh. Pag body lift, bababa yung makina, yung body lang yung itataas nun. So medyo hindi ako komportable sa ganong setup. Yeah, okay na muna to. Pwede naman ako mag-adjust ng torsion. Para tumaas pa konti. Tapos ito, may adjustment naman dito. Sa likod. Pwede ko pa ilipat na isang butas. Tingnan ko kung kaya pa ng shock absorber niya. Kung hindi siya masyadong batak na batak pag nilipat dito. Hindi, magpapalit na mas mahabang siya. Ayos. Nakita ko sa inyo yung final look. Pag nakakabit na yung apat.